sa pangatol. Kamusta kayo? Ano balita? Welcome to my vlog! Stay happy! Kamusta naman ang sitwasyon dito, Ate Dina? Hindi ka namin tatantanan. Hindi ka namin tatantanan. Noon pa man. Ha? Okay lang. Baka naman may naitatago ka pang alcohol, kaya ka nalang isa. Wala na. Matagal dumating ang alcohol ko. Lalo ngayon, sarado na ang ano. Wala na lahat, no? Mabilan. Pakita mo yung bilis. Para makita ng mga taga-nitawa. Ayan, yung mga tao po sa Nipaw, ha. Dumayo po kayo rito. Ayoy! Okay, so nandito kami ngayon mga tol sa Winnipeg Hospital, Women's Hospital to. Women's Hospital, so may appointment yung aking asawa rito. Meron siyang check-up. So kaya nakarating kami ngayon dito sa Winnipeg. So yan, ito yung pinaka Women's Hospital dito sa Winnipeg. Kita nyo naman, maluwag naman dito, no? At sinamahan ko lang siya, and maya-maya rin, saglit lang naman kami rito, uwi rin kami. Update ko na lang kayo mamaya, no? Makita natin yung sitwasyon dito sa Winnipeg. Ayan, kita nyo. Actually, wala kaming dala nito, eh. Ito. Namimili lang sila pagpapasok ko sa loob. Pagpasok namin dito. So may mga hand sanitizer sila. Tapos yun nga, binigyan kami nito. Wala kami sa bahay kasi para hindi namin naisip. Sanitizer. Meron akong dala, kaya akala ko kasi wala rito. May dala ko, eh. Saan ba yung dala ko? Lang? Huwag mo na ipakita dito. Yung dala ko, eh. Kasi N95. Wala, ano, kasi wala na mabilan sa amin, eh. Itong dala ko mas magandang klase ito. Makapal. Makapal siya. Ito. Yan. So, yan ang dala ko. Kita niyo? Hindi yata nakita, isa pa nga. Yan sa gagamitin ko kung wala rito, eh. Kasi alam ko wala na rito talaga mabibilihan ng mask, eh. So yan. So while waiting, dito muna ako nakaupo. So okay, mamaya na lang ulit. A few moments later. Done? How is it? Isang buwan mo daw ako, hindi pwede hawakan. Halika na yung bahak. Quarantine din ako. Ayoy! So yun nga, pa-uwi na rin kami. Or saan pa tayo pupunta? Costco. Makikigulo kami sa paper towel. Sa tissue paper. Sa Costco. Yun na napabalita dito na nagpanic buying doon sa Costco. So check natin kung ano yung mga pinapanic buying nila ron. Ako yung galing hospital, pero okay magdadrive. Yes, sakay namin. Kotse lang dala namin. So let's go sa Costco. Okay. So nandito na kami sa Costco. Well, yung parking nila ngayon dito is maluwag. Di lang namin alam kasi weekdays ngayon, eh. Uh-oh. Wednesday kasi ngayon, eh. So medyo maluwag yung parking lot dito sa Costco. And then meron din mga... So, siyempre may mga tao pa rin na mga namimili, pero hindi naman ganun karami. Pero check pa rin natin sa loob. Okay, lesson learned. Lesson learned. We're currently sold out. Flower pala. Toilet papers. Lysol wipes. Bilisan mo. Sanitizer.
paper towels. And we apologize for the inconvenience. Tapos doon sa may entrance, kinokontrol nila bawat. Siguro mga 10 nakakapasok, taka yung distance. Kasi nga yung distance. May spacing sila rito, no? May gustong bar dito si Sam. Nagkita kami ni Ate Tessa rito sa Winnipeg. Yeah. 1 year pa lang siya rito. Finally, nakita ko sila. Nanonood na siya ng mga videos natin, namin. Ever so. So yan, kamusta naman kayo dito, Tessa? Okay naman. Okay naman. Naka-adjust na. May work na rin yung hobby ko. Oh, buti naman. Salamat sa inyo. Mm-hmm. Nakatulong talaga. Buti naman, ano? Oo. Nandito na rin kayo ng family niyo. Anak na kayo? Yeah. May pang-apat. Yung pang-apat ko dito na siya born. Oh, okay. Yeah. Dito na. Oh. Ba, bilis ah. May citizen na agad ah. Oo. Siya citizen na kami hindi. Kamusta naman yung sitwasyon nyo ngayon tungkol dito sa balitang ano? COVID. Sa COVID naman. So far, okay naman. Hindi naman. Basta huwag lang mag-panic. Oh, yun nga. Tama. Yun lang naman. Yun lang ang nagpapaano yun. Yeah. No? Tsaka I heard from the news, 15 lang. Doon hanggang doon na siya. Hindi na siya doon. Oo nga. Dito tama. Sa Manitou. Buti naman sana matapos na yung problema dyan sa yeah, COVID na yan. Don't worry. Don't panic. Oh, don't panic lang mga tol. So, pray lang tayo and gawin lang natin kung ano yung dapat sa kalusugan natin. Amen. Diba ate? Mm. Sige po, salamat. Thank you. Ayay. Okay mga tol. So yan, bali pa uwi na kami ngayon. No, nakita nyo naman yung sitwasyon doon sa Costco. Hindi na ganun kagulo, no? Hindi naman na ganun kagulo. Hindi kasi limit nila yung pumapasok. Nakita mo inaawi pa, inaawat. Medyo maayos yung pagpasok. Ano. Pagpasok ng mga customer, medyo maayos. For safety reason. And nakita nyo naman yung nakakasulat doon sa, ano, sa bulletin nila doon na ang naubos lang, madali lang naubos sa kanila, na out of stock is yung mga tissue papers nila. And ano ba yung nakalagay doon? Sanitizer, mga panlinis. Hand sanitizer, mga panlinis. Pero hindi naman ganun talaga kaano. Pag yun, yung mga Canadian na yun ang hinahanap at nabasa na yun agad, nagliliguan na sa exit. Mga Canadian naman lang yung mga namakyaw na mga ganun. Sa atin naman, hindi naman gaano ka-big deal yung mga ganun. No? Oh, pero pagkain, supply na pagkain. Ang dami pa. Tsaka bigas, meron pa rin bigas. No? Huwag kayong mag-alala yung mga nandito sa Canada. Marami pa rin supply. And anyway, update ko nga kayo dito sa about doon sa COVID-19 dito sa Canada, no. Yun, ngayon nag-increase na naman ngayon, no. Nadagdagan na naman yung nag-positive, no. Ewan ko lang ngayon, pero nung last day, no. Yes. Nadagdagan, naging ano na 320, 400 na. Ngayon nag 400 na yung nag-positive, no. Hindi ko eksaktong alam, pero 400 plus na. Yun lang, so ginagawa naman ng government ng Canada yung ikabubuti para dito nga sa mga tao dito, no. Aside from that, no, yung suporta ng government dito, ang ganda, no, kasi naglabas sila ng yung Prime Minister naglabas ng pondo para magamit ng mga tao. Mm-hmm. Kasi alam niyo naman, parang global crisis na nangyari. Sa ano, mga, lalo na sa government, sa school, mga nagsara na. Yung sa school, mga wala na rin pasok dito. Yung mga maapektuhan na ibang school na, hindi sa amin, ha, yung mga daycare, yan. Ayan, mga daycare. Nag-lay off sila, ibig sabihin, no work, no pay. Pero, pwedeng gobyerno ang bahala sa kanila. Bayad. Yun nga yung tinatawag na employment insurance. EI. Pwede sila mag-claim up to 15 weeks sa ano, employment insurance, yun dun sila sasahod. And also yung ano, may bagong labas din na about dun sa child benefits. Child benefits sa mga bata. Nag-increase din sila. Ano. Kung ano, hindi kaya ng both parents, hindi naman lahat qualified. Hindi lahat qualified. Kung both isang parents na lay off, doon lang magkakaroon at least pinakamalaki yung $300 per head hindi or per lahat. Children. Hindi lahat. Binasa ko yun. Pero kung kaya pa naman ng parents na hindi naman naapektuhan pare, ano, dahil sa COVID. At yung elementary and high school, maaga silang nag... spring dapat break.
dapat next week pa ba yung spring break nila? Hindi, 2 weeks pa. Spring break. 2 weeks. End of March, papasok ng April. Dapat end of March, no? Ang pinaka-sem break dito ng mga estudyante, ngayon mas pinaaga nila dahil nga dun sa COVID-19. And ano pa ba also, update, nag-ano na rin, bali, sinara na rin, no, yung mga border dito sa Canada. Today. Starting today, yan. wala nang makakapasok, no, bukod sa PR or Permanent resident and citizen. Yun lang ang makakapasok dito. Bukod doon, wala na. Meaning, maapektuhan muna yung pooling ng mga tao, yung worker na kinukuha, no? Ng high life. No? Hanggang April. Hindi lang sa high life, buong ano yan, buong Canada. Yung sa ibang part din dito na malalaking company na kumukuha ng tao, overseas. Bali, stop muna yan. Hihintayin lang muna natin siguro maging maayos yan. Under further notice. Tsaka huwag kayong mag-alala, no? Yung mga nakaano na, yung dapat paalis na rito this April. Huwag kayong mag-alala dahil darating din yung time, no? Mapostpone lang. Pero hindi ibig sabihin hindi na kayo, hindi na kayo makarating dito. No. Makarating pa rin kayo dito. Na-post lang dahil nga dun sa pero hindi yung crisis. Araw na yun siguro. Madedelay lang kayo. Huwag kayo mag-alala. Relax lang kayo, no? Tsaka huwag tayo magpanik sa mga nangyayari. Huwag tayo masyadong magpapanik, no? As long as ginagawa natin yung tama, ginagawa natin yung maganda para tayo makatulong din sa government, no? Huwag na tayo masyadong magsisihin. No? Huwag na tayo magsisihan. Keep calm. Yun. Sumunod na lang basta ano, sumunod na lang sa para lang naman hindi talaga kumain. Para maging maayos. And also yung mga kababayan na natin na nagbakasyon outside Canada or nasa Pilipinas, makakabalik pa naman sila rito kasi permanent resident naman sila, no. Yung mga permanent resident makapasok dito, but obligado silang mag self quarantine pagdating dito. Uh-oh. In 14 mandatory days. Mandatory. Pagdating niyo rito, may self-quarantine kayo. Sa bahay lang kayo, no? Hindi kayo lalabas ng bahay in 14 days. Yes, dahil apektado nga, quarantine. Yun, meron pa ding suporta ng gobyerno. Oo, meron pa rin. Pwede dahil pa rin i-apply sa EI. Dahil ka, basta dahil, kaya hindi ka nakapagtrabaho ng, dahil sa COVID, makakapag-claim ka ng employment insurance. So, yun nga, yung tungkol sa mga kabutcher natin, no, huwag kayo mag-alala nga. Lagi kong sinasabi sa inyo, pag natapos tong problema na to, babalik uli sa dating flow yan. Yan. Yung mga dumating na baka nga pagbalik ng naging maayos na lahat, kumuha na naman sila ng maraming butcher, di ba? Yan, abangan nyo, di ba, mga tol? Kaya, for now, for the meantime, kalmado lang muna tayo, no? Huwag natin pilitin kung wala pa, no? Yung mga dumating na last itong March, di ba? Yung first week of March, yung mga dumating. Yun nga, yung huling batch na dumating dito, no? From Magsaysay Global and from ISO. International Staffing Organization. Yan. Yeah. Sila yung huling batch, last March 7. Dalawang araw doon, eh. Friday and Saturday. March 6 or 7 yata. So yun nga yung update namin dito sa Canada, no. Maraming salamat dun sa mga nag-comment sa akin na nag-update din kung nasaan man sila, no. Keep safe, mga tol. And pray lang tayo, no, para sana matapos na yung nangyayaring to. Nakakalungkot, nakakatakot. Pero nakakalungkot, nakakatakot. Kapit lang. We dasal got lang. This, guys. Dasal. Huwag na tayo magsisiyan. Huwag na tayo magtalo sa sa social media, maraming ang daming doktor sa social media. Ang daming kumakalat ng mga fake news, mga tol, eh. Huwag na tayo mag-away-away. Hindi mareresolbahan yung problema sa pagdagdag pa ng isa pang problema, di ba? Anyway, maraming salamat. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video, mga tol. Muli, maraming salamat sa lagi niyong panonood at pagtambay.
inyong kalimutan mag-subscribe, like, comment, and share this video para mas marami pa tayong kababayan ang ma-inspire sa mga nagnanais ring makarating at gustong magtrabaho dito sa Canada. Ayos? Ayos! Subscribe po ning Ellie Kids TV! Please! Keep safe! God bless you all and peace inyo lahat and adios! Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand.